O Adrian, kamusta naman yung kamusta ang lagay ng traffic ngayon? Karen, sa ngayon, maluwag yung traffic dito sa Batasan San Mateo Road. Ang nakikita natin na sinasagawa ng mga pulis dito ay random inspection lamang sa mga motorista. Kasama na riyan yung mga nakamotor at yung mga nakasakay sa kanilang mga kotse. Pero kanina, Karen, kaninang umaga, iba yung eksena, mas masikip at mas matraffic. Umaga pa lang, mabigat na ang daloy ng traffic sa checkpoint sa Batasan San Mateo Road. Ito ang boundary ng Quezon City sa National Capital Region at ng bayan ng San Mateo sa Rizal Province. Magtatanghali ay matraffic pa rin at mabagal ang usad ng mga galing San Mateo papuntang Quezon City. Kung tutuusin, walang pag-iipit dapat sa Batasan San Mateo. Nasa isang bubble pa rin kasi ang NCR Plus, ngayong umiiral pa rin ang General Community Quarantine with heightened restrictions. Mag-iiba lang ang sitwasyon pag isinailalim na sa Enhanced Community Quarantine ang NCR simula sa Biyernes, August 6. Hindi nakasama rito ang Rizal at iba pang dating nasa bubble tulad ng Bulacan, Cavite at Laguna. Para sa rider na si Jesus, tama lang na maghigpit sa checkpoint. Sana lang anya maintindihan ng kanilang mga kliyente kung bakit natatagalan ang mga delivery. Okay lang naman ang ganito. At least ginagampanan naman ng mga kapulisan. Oh. Ang kaso lang sa amin, minsan kasi nagsabira ang tagal. Hindi naman nila naisip na alam na ng checkpoint. Pinapaliwanag naman namin sa kanila. Sa mga daanan sa mga bayan ng Rizal patungo sa boundary ng Mapitak, Laguna, walang mahigpit na checkpoint. Hindi rin problema ng trucker tulad ni The Boy ang ipatutupad na ECQ sa Biyernes. Makakalusot kayo. Medyo naman po kami quarantine, tsaka yung galing sa barangay namin, kompleto naman po kami. So hindi kayo maharang sa mga checkpoint? Kahit maharang po, may bibigay kami mga papeles. Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government na ang mga quarantine control point o checkpoint habang umiiral ang NCR Plus travel bubble ay dapat nasa boundary lang ng Bulacan at Pampanga, Cavite at Batangas at boundary ng Laguna at Quezon. Ang ibang checkpoint ay magsisilbing regular law enforcement checkpoint gaya sa Quezon City Bulacan area at ilang bahagi ng Rizal na hindi kailangan ng mahigpit na pagkontrol sa pagpasok ng mga tao. We will coordinate with the PNP para maluwagan na yung checkpoint dyan because that's not a QCP, that's only a law enforcement checkpoint. There are miscommunications, pero tingin ko baka nag-aano na itong ating mga kapulisan, nagda-dry run na rin. Sa resolusyon ng Interagency Task Force, mga authorized persons outside residence o APOR lang ang papayagang lumabas-pasok ng NCR Plus area. Sabi naman ng Joint Task Force COVID-19 Shield, asahan ang mas mahigpit na checkpoints kapag nasa ECQ na ang Metro Manila. Sa ngayon, pwede pang tumawid sa mga boundary ng NCR at apat na probinsya. Pero pag ECQ na, mas mahigpit na border control na ang ipatutupad. Titingnan din ang mga bus at mga jeep kung sumusunod sa tamang kapasidad ang kanilang mga sakay. Call na rin po ng mga local government units at saka in coordination with PNP units concerned kung paano i-implement din ang localized lockdown. Pero alam naman natin na pagka ECQ na, halos lahat na po bawal except dun sa mga identified na pwedeng mag-operate. Karen, tulad ng sinasabi ng mga opisyal, ang kwento sa atin ng mga pulis dito sa checkpoint dito sa Batasan San Mateo talagang sa Biyernes ay mas magiging mahigpit na sila sa pagbusising sa mga motorista, hingin yung mga ID at iba pa na pagkakakilanlan nila. At yan nga ay kapag nasa ECQ na ang Metro Manila at naiwan sa GCQ ang Rizal Province. Karen? Adrian, isang tanong lang, ang ECQ sa Biyernes pa, pero naghihigpit na ba ngayon? Meron na ba silang hindi pa napapasok sa NCR Plus bubble? Kanina, yung dito nakita natin na may hindi merong pinara na sasakyan, yan eh dahil lamang sa ay walang plaka dun sa kanyang harapan ng kotse. Pero maliban dun sa nakita natin ay kahit ini-inspeksyon yung mga ID ay pinapapasok pa rin naman ng Metro Manila yung galing mga San Mateo. Dahil nga ngayon, GCQ, although heightened restrictions, hindi rin naman ganong kahigpit yung pagbusisi sa mga ID ng mga motorista. Pero ang talagang itinidiin nila sa Biyernes, ibang sitwasyon, mas mahigpit kapag ECQ na sa Metro Manila. Karen?